Good evening. Mayroon akong i-discuss ngayon. Ito ay patungkol sa pension ng mga MUP. May tumawag na naman sa akin. Nalulungkot ako sa kanilang mga pagtawag, pero problema lang. Nag-iisa lang naman ako na lumalaban. Ang dami kong nakausap na ng mga generals, pero hindi nila tinutuloy ang pagsuporta sa akin. Tapos mayroon pang kumakalaban sa akin na hindi nyo man lang ako ipagtanggol, na marami nang galit sa akin na mga senior ko. Hindi ko nga alam kung saan ko ilalagay sarili ko eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Minsan nag-iisa ko, nag-iisip ako, bakit nga pala magpakabayani ako? I-retired na nga ako eh. Tapos maraming pang galit sa akin. Dahil binubulabog ko ang AFP. Kasalanan mo pa na tinitingnan mo lang, kini-question mo lang, ginigising mo lang, binubulabog mo lang ang gawaing mali. Tapos ikaw ngayon ang mali. Alin ba ang tama at saka mali? Hindi ko natuloy alam. Paki-comment nga, alin ang tama at saka mali? Mali ba yung na musisiin ko ang maling disposition sa pera? Mali ba yun? O hayaan na lang natin, kasi may tamang proseso naman daw. Mayroon pa nga nagsabi, bahala na ang Panginoon. Nako, naluok na. Yan ang gusto-gusto ng mga taga-PGMC. Ha? I'm sorry again, Kenan Lupina. Ha? Ikaw kasi ang nandyan. Noon, nakalimutan ko isa eh. Ang natatanda ko lang dyan, si General, yung naabutan ko, General Takderas, General Mujica, may isa pang kernel eh, nakalimutan ko. Pasalamat ka, Kernel, kasi nakalimutan ko yung pangalan mo. Pasalamat ka, Kernel, kasi nakalimutan ko yung pangalan mo. Ha? Ang nabugbog sa akin, si Kenan Lupina eh. Ha? Sorry ah, kasi ikaw yung nakaposisyon dyan. Dapat umalis ka na lang dyan para hindi kita lagi matikusin, para iba naman mamatikusin ko. Ha? Ibalik tayo ngayon. Ako ang dami nang mayroong natutuwa sa akin. Mayroong mga galit sa akin. Paki-explain nga, paki-bigyan nyo nga ako ng idea, paki-comment nga mga kaibigan. Kung mali ako na sinisilip ko yung 4.9 billion from 18 billion to 4.9 billion kasi yung remaining 13 billion na-release nila ng less than 1 year. Pero itong 4.9 billion mula 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Diyos ko, 7 years ang pera ng pension ng mga pensioner, hindi pa nabigay ang 4.9 billion. Although, sabi ko nga, nabigay na siguro mayroon na lang natira, 4 billion. Naku, laki pa nun ah. Sabihin natin, binabalik yung sa DBM. Sabihin natin. Pero na-release na eh. Although, sabi nga ng COA, every quarter, pag hindi naubos ang pera, binabalik. Binabalik. Okay, talking of binabalik. Sabihin natin binalik ano, ang pera. Sabihin natin binalik muna. Diyan muna tayo mag-focus. But
na-perform ba nila properly ang trabaho ng PGMC? Yun ang question ko ngayon. Nagawa ba nila ang trabaho nila? E bakit yung 13 billion plus na release nila in less than 1 year? Yun yung question. Paano? Yung 13 billion na yun, almost generals, senior officer, and other enlisted personnel. Then yung hindi na-release, makikita nila doon na, uy, ito mga pensioner na ito, andyan lagi sa land bank, kasi kasabot ang land bank eh. Bibigyan na galaw ang mga pera. So ibig sabihin ito, nasa ibang bansa or maraming pera, ito, isama natin sa delay. Kasi may mga officer pa at saka asawa ng mga generals na hindi pa nabigyan. Yan yan. Okay. Yung tanong ko, tama ba? O nagampanan ba ng PGMC ang trabaho nila o hindi? Pakisagot. O hindi. Ako ang magsasagot dun, hindi. Because they already violated the Republic Act 11032, which is within 15 days dapat na servisyahan mo ng tama ang iyong kababayan. Now, kasi pera yan, process. Okay, to give one quarter para to properly process the requirements. Eh ngayon, ang daming requirements, pabalik-balik, puro requirements. Eh bakit yung nauna, hindi nyo hinanapan ang requirements? Yun yung tanong ko ngayon eh. Yung generals ba, hiningan nyo ng requirements? Sige, sagutin nyo ako. Hindi kasi general yun eh. Sigurado naman, hindi sila fake eh. Ha? Katwiran ba yun? E di ba may G2? Ang PGMC? Coordinate with the other intelligence unit? Now, kung may mga fake, may negligence ang PGMC rin, di ba? Dahil may sindikato sa loob ng PGMC. Sabi nyo nga, kininto nga, may kininto sa akin nung yung dati task force commander, ano? Ng task force commander, na actually sir, marami dyan sa ano, nakapaligid dyan, totoo naman. Marami nakapaligid dyan ng mga, sir, loan ka, sir, ganto ka, sir, advance. Ngayon, nawala na nga yun. Nawala talaga yun. Sa labas, nawala. Pero sa loob, mayroon. Sa labas, nawala ka. Pero sa loob, mayroon. Okay. Okay, ito ganito ha. Natawa ko talaga sa ating gobyerno, sa ating mga nagservice sa bayan. Sa LTO. LTO ha. Parang ganun na yan eh. Yung kwento ko ngayon, ikokonnect nyo lang ha. Ikokonnect nyo lang. Sa LTO. That was 2004. Kaming mag-ama nagkuha ng lisensya. So, dahil kulang ngayon panlagay ko, sabi ko, ito, nasusubilib. Nilagyan ko ang isa. Tapos yung akin yata, hindi ko nilagay, yung anak sa anak ko, nilagyan ko. Okay. Dumating nga Melas 9, doon sa LTO, doon sa Pasay, yung Central Terminal ngayon. Alas 11. Wala pa rin. Ikot-ikot ako. Last 12, wala pa rin. Ikot-ikot ako. Tapos, pumasok ako sa loob. Kamusta yung aking lisensya? Wala pa ho eh. Ang tagal naman. Sabi niya, ito nga pulis oh. Nag-aantay. Eh baka gusto niyo rin, magpakilala rin ako. Kung sino ako? Sabi ko,
that time is captain yata ako nun. Pero never na kailang pakilala ang pinag-usapan dito. Paras lang kami naghihirap nagpila. Hindi kumibo, lumabas ako. Tapos kinausap ko yung security guard. Guard, sabi ko, ano ba minamatay niyo dito, yung LTO o yung building? Asa building po kami, wala kaming, hindi kami connected sa LTO. Ah, ganun ba? Sige ka ko. Pag may nagwala dyan sa loob ng LTO, ako yon. Nasa decision mo na kung itatawag mo sa police. Itawag mo sa police. Pero ako na yun, ha? Tawag mo sa police. Pero sabihin mo rin doon, itawag rin ng media. May media ka rin itawagan. Ha? Sabi ko, ha? Sabi ko sa guardia. Okay. Lumipas alas dos, wala pa! Ang dami na mga nakikita ko, dikit-dikit. Tapos inobserbahan ko yung cashier, dalawa eh. Dalawang lagayan ng pera, inobserbahan ko eh. Ha? Yung isa dito, mas malaki ang pera dito sa isa kaysa dito. Sabi ko, alam ko na. Pati sa cashier pala, ang tawag nito, coordinated na pala yung pagbibigay. Nakita ko na. Dumating alas 3, wala pa. Alas 4, midya. Simula ng drama, ang action ni Captain Mitran. Okay. Kinuha ko yung notice. No allowed picture. Binuhat ko yung picture na yun na nakasulat. Binalibag ko sa loob. Pa! Walang picture sa labas na sa loob. Kaya diyan ko tinapos ang no allowed picture. Sa loob ko nilagay kasi wala nga sa labas eh. Nasa loob. Langiya ka, manager ka. Kababae mong tao. Mangnanakaw ka. Kaya para gabi ko marami nag-rebuild eh. Ha? Tingnan mo ha, inakusahan ko na siya na magnanakaw. Hindi man ako nakasungan. Tingnan mo ka ako yung cashier nyo. Dalawa. Yung isa mas maraming pera. Yung isa mas mas malit ang pera. Asan ba ang legal dyan tsaka illegal? Sabi ko gano'n, wala nakaimik sa kanila. Wala man lang nakaisip na tamayo at pigilin ako. Siyempre good. Approach yan ng impact na walang kikilot, walang, kumbaga, nasyak silang lahat. Nasyak silang lahat. So, natapos. Labas ako. Pero binigyan ko na instruction yung anak ko, babae. Hindi ba usang cellphone? Obserbahan mo lang. Paglabas ko, anong reaction na anak ko? Wala na nga kimo daw, nakatunganga silang lahat. Wala na kakakuan. Okay, tinawag na. After 30 minutes, tawag na pangalan ko. Eh, yung isa walang lagay. Nagsalita ako, sabi ko, para paglagay ka pala tsaka hindi, ganun rin. Kasi lahat naglagay. So, naka-uwi kami alas 6 ng gabi. Ano? Sabi ko, anak, pagkatapos mo ng lumo, dapat kung mapunta ka sa Congress o anong paman, yan ang tingnan mo, problema sa LTO. Yan, sinabi ko sa anak ko. I mean, tatlong beses ko yung ginawa sa LTO. Napapaya sila sa akin, pero huwag na iba. Huh? Okay. Iyon ang connection, ayun yung related doon sa sinasabi ko na nalinis nga yung PDMC. Nasa loob na ang connection. Ha? Yung sarang ko. Ha? Yung sarang ko na inaasahan natin. Okay yun. Wala akong comment sa sarang ko pagtulong sa mga
Kapwa natin pisyoner, tinutulungan nila. Kaya nga lang, may under the table na usapan. Diba? So, doon nag-i-start ang corruption sa loob ng PGMC. Kasi, pag may kakilala, pag may kilala, pakipala mo ngayon sa kwan ko, ganito-ganito. Eh, ganyan kataas yung kwan. Sintaas ng tao yung folder. Eh, nasa gitna. Oh, kuha. Nilagay sa taas. Oh, may lumad. Kumuha sa taas. Gayun na sa taas. Hindi na mabawasan kasi dito sa gitna kumukuha. Oh, ito yung kaibigan. Pre, ay, ikaw na bahala. Oh. Ako, hindi ko sinabi ha. Ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala mag-entertain. Di ba? Yan yun, kalukuhan dyan. Tandaan nyo, may 9 years nga eh. Pabalik-balik, 1 million na yung kanyang nautang. Hinahanap kasi ng kanyang mga inutangan. Kawawa naman yung prisoner na yun, yung balo. Nagtago na lang, hindi yata naklim kasi hinahanap siya ng inutangan niya eh. 9 years na nagkiklaim. Ang suggestion ko na PGMC, sa first 1 year pa lang, pag hindi, i-close mo na. Decision na kaagad. Hindi yung idadaan nyo sa process, hanggang 9 years na nagpapalop siya. Kawawa. Kung talaga nakita nyo abogado na hindi talaga pwede, or advice nyo, ganito gawin nyo. Ang makapagbago lang dito sa situation, kumuha ka ng lawyer. Alam ng lawyer kung paano niya gagawin. At di nakatulong ka, kaysa naman, ay, disapprove po eh. Eh, kasi ganito, wala ka malang suggestion. Ilito mo naman yung pensioner na yan. Nagkataon lang, nagkulan ng dokumento. Wala ka malang tinulong. Diyos ko. Okay. Kaya ko naman na-discuss yan. May tumawag sa akin, sabi niya, June, senior ko eh. Nanahimik lang PGMC sa mga differential. Hindi mo na binamulabog. Naku, ako tuloy may kasalanan nito. Dapat paminsan-minsan bulabugin mo. Ay, ito, binamulabog ko na naman. Ang dami na naman magagalit sa akin. Ha? Tulungan nyo naman ako magdepensa. Depensahan nyo naman ako. Tulak kayo na tulak. Parang katulad yung sa rally sa ayong ginawa namin ni General Survivor. Ni Dado. Na pumunta kami na April 9 sa libingan ng bayani. Nakaw! Ilan lang yung pumunta. Ang galing nyo mag-utos ng mag-utos, mag-post ka ng post, pati si Maharlika, now na! Anong kinalaman ni Maharlika doon? E puro naman siya dada ng dada sa US. Dapat siya mag-lead dito. Or, kumuha siya ng tao niyan, ay ikaw, ang representante ko, i-lead mo ito. E puro lang tayo now na eh. Ha? Pag ganito, maganda ang situation eh. Bakit nga pala ako nakunta? Pero tapusin ko lang muna, yung April 9. Pag sinabi nating now na at hinihimok mo ang taong bayan dahil meron tayo nakikitang mali sa gobyerno, himukin natin, hindi, in general dapat ang sasabihin mo, okay, ikaw ang leader, ikaw leader, mag-organize ka, punta ka doon. Ito ang sinasabi ko noon, before 9 April. Huwag nyo kami ipos ng ipupos. Sabi ko, bawat isa sa atin, mayroong obligasyon. Ha? May obligasyon. Anong obligasyon? Kung ikaw ay nagpo-post now na, may obligasyon ka, mag-organize ka. Kung nasa ibang bansa ka, tawagan mo kamag-anak mo, kaibigan, magpadala ka ng 1,000. Iyon ang totoo. Di ba? Yung totoo ang makabayan. Tulad namin ni Survivor.
makabayan kami. Hindi lang kami puro dada ng dada. Nakita kami dalawa doon. In others, in UP and Civilian. Hindi kami nagdadada. Nagbilin pa nga ako na tape sa aking mga anak. Ito. Makulong man ako o mamatay man ako, ito ang dapat yung gawin. Nakahanda na ako noon. April 9, kami ni Survivor. Huwag kayong salita ng salita. Hindi naman kayo kumikilos. Kayong mga vloggers, kapwa ko vloggers, parang salita kayo gawin nyo. Mabuti nga si vloggers Luke eh. Andoon siya. Namin yung nahirapan sa makakita, andoon siya. Yun ang tunay. Kayo, dada kayo ng dada dyan eh. Hindi naman kayo kumikilos. Kami kumilos kami. I'm sorry for the word. Pero ginawa namin ang dapat namin gawin. Kasi alam namin na may nagwiwik, mahina ang ating administration ngayon. Paano June 30, naka-recover? Anong gagawin nyo? Eh, wala tayong magawa. Kasi sabi ko nga, mediator ako, nasa neutral ako. Kung may nakita akong mali, mali talaga. Pag tama, tama dapat. Ganun tayo. Hindi yung nauna. Puro kayo si nauna eh. Ganun rin si Marlica, nauna. Ano ba sa ibang bansa? Dapat magsinabing nauna. May tao ako dyan, ipadala ko 10,000. Adi yun ang totoo. Sinubo nyo lang kami. Tapos wala naman pala kayo. Sabi ko nga, noong pamang umpisa ko pala, I'm neutral para sa bayan ako. Hindi ako para sa politician. Hindi ako sa politician. Magmula, after Marcos Senior, hindi na ako ginanahan sa mga politician. Hanggang ngayon, pati kay Junior. Hindi man nagbabago eh. Andiyan pa rin ang corruption eh. Because the Vanguard of Democracy, yung aking initiate na organization na Vanguard of Democracy, anti-corruption, anti-communism, binuo ko yan. Kasi nabubusit ako sa gobyerno, hindi nagbabago. Ha? Hindi nagbabago ang ating gobyerno. Kaya sabi nga ni General Survivor, kailangan munta, restructure natin itong gobyerno na ito. Baguhin natin ang struktura. Kasi revolution nga, junta, militarya masunod, labi nga namin, ikulong namin sa isang isla yung mga kurap eh, na government official sa isla para eh, kahit walang kulungan, hindi gumawa sila ng bangka, mga kahoy doon. Pero aabutan muna sila ng taon bago sila makagawa ng bangka. Kasi malayo na may papad pa rin nila. O, okay, kung magkuha sila, di magtsaga sila. At least, nagpakahirap sila. Pag mumalintong, kain sila ng pating. Kaya nga sabi ko nga, kay General Survivor, kung mangyari man ito, sir, ibigay mo sa akin ang taga-Katay sa mga magnanakaw. Galit ako dyan. Salata tayo ng salita eh. Hindi naman tayo pa. Puro na tayo politician. Duterte ako. Ngayon, Marcos naman ako. Pero hindi ibig sabihin, Duterte Marcos ako. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Pero kaya nga pinalitan ko ang channel ko ng Makabayan and Informative Channel.
Okay, balik ako muna sa PGMC. Kaya ko lang tinapik yun. Dahil tinawagan na naman, sir, Jun, bakit tumahimik na naman ang PGMC? Nanahimik ka kasi. E paano ako hindi ba nanahimik? E ako na lang nag-iisa eh, na may gusto, na hindi naman ako biktima. Kayo ang biktima? Bakit hindi kayo kumilos? Ako kumikilos lang ako bilang utang na loob ko sa mga sundalo, sa mga asawa ng sundalo na nagsiservisyo sa akin noon. Inanito pa, buhay pa ako. Kaya gampanan ko ang responsibility. Nung nasa servisyo tayo, anong sinasabi natin? Yung moral of truth, nalalaban natin sa TINE yun? O nakalimutan na natin dahil retired na tayo? Di ba sa TINE natin, the most important is moral of troops and dependence. Nandyan yan eh. Hindi ko nakalimutan yan eh. Nagturo ng mga senior ko eh. E ngayon, nakalimutan natin pala yun. Ako hindi ko nakalimutan yan. Habang nabubuhay ako, ginagawa ko. Ganun ako. Kasi makabayan nga tayo. Tapos ngayon, magagalit ko sa akin, ginagawa ko lang tama. Kung marami ako nasasaktan. Sinadurdur po nga, dami niya nasaktan. Pero marami siya nagawa. Kaya lang, mukhang nasumbrahan rin ng kabulastugan niya. O baka ako rin ganun doon. Wala akong magawa kasi hindi ko alam kung hindi ko malaman kung alin ang maganda o hindi. Dahil ang akin lang nasa isip, tumulong, matikusin yung mga suwail. Ngayon, kung tinatamaan kayo, ay wala akong magagawa. Magalit kayo, magalit. Ipadukot nyo kung ipadukot nyo ako. Ganyan naman kayo, dyan tayo magaling eh. Yung lalaman patalikot, dyan tayo magaling. Pero ang gumagawa nun, demonyo. Bakit hindi tayo magharapan? Bakit hindi ko kaya? Ayaw ko, hindi ko kaya kasi matanda na ako eh. Eh harapan mo ang kaedad ko, hindi ko atrasan yan. Bayan kong Pilipinas, mahalin natin, hindi ang politician. Ha? May nag-chat pa sa akin eh. Sir, magagalit sa'yo si Marlica. Bakit magagalit sa'yo si Marlica? Bakit anong pakialam sa akin? Bakit tauhan niya ba ako? Ako ang magagalit sa kanya kasi nag-pusin ng post. Wala naman pala siyang tao ibigay. Ako nagagalit sa kanya. Huwag siya magalit sa akin. Dahil kinampihan ko si Marcos, eh tama yung ginawa niya eh. Eh pag tama si Duterte, kinakapi ako ah. Pag mali, binibira ko. Kasi makabayan nga eh. Naintindihan nyo may makabayan? Para sa bayan, hindi para sa politikan. Kaya ang gulo sa Pilipinas, dahil sa politika, yan ang number one nagpapagulo sa bansa, politika. Buti na nga lang, may armed forces tayo eh. Alam nyo, kung walang armed forces, matagal na tayo, nag-gira-gira dito. Ang armed forces natin, very professional. Tinitingnan niya ang ating situation. They protect the Philippine people and the Philippine Constitution. Ang hirap nito kasi sa inyo pa rin nagmumula ang pagkawatak-watak natin. Panig ka dito, panig dito, tayo-tayo, gera. Buti na lang hindi nangyayaring ganyan. Kasi ang kasabi ko nga eh, kami niyan survivor, makabayan kami. Ang purpose lang namin, baguhin ang sistema ng gobyerno. Yun ang purpose namin. Magkagera na nga dapat para mabago na naman ang trend ng patakbo sa Pilipinas. Sabi nga ni
Survivor. Pag nagkagulo, magtatayo kami ng revolution, army. Guerrilla army o guerrilla forces. Sa kanya ang Northern Luzon, sa akin ang Southern Tagalog, ang Southern Luzon. Sa Mindanao, maghanap kami kung sino ang pwede doon. Ayan, pinakita ko na yung aking tataguan niya ng mga guerrilla forces. Kahit anong bomba niya, hindi mawasak yan. Hindi ko malaman kung kaninong kampo yan, kampo ng apo niya, no, sa Amerikano. So, yun. Pinakita na namin ang pagmamahal namin sa bayan. Salamat. Salamat sa lahat. Kung magkagera man, we are now preparing for guerrilla warfare o guerrilla forces. Nagsisimula na ako pag-organize. Siguro, initially, I can create, organize one battalion in 1 month time. One battalion ang i-organize ko. Nagsisimula na ako ngayon. Pag na-organize ko yun, saka ako i-clear sa Philippine Army. Kasi mahirap naman magsalita sa Philippine Army na wala pa akong ebidensya na nabuo ko. Pag nabuo ko yun, saka ako ipa-approve sa Army. Igagawin kong, kasi wala pa namang gera, gagawin ko munang paaro, Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Now, kung magkagera, magiging guerrilla warfare kami, guerrilla forces, under with the four-star general, Dado, General Enrique Dado. Huh? Siyang four-star general ko. Ako, ano yung star ko? Hindi na ako nagaganap ng promotion. Hindi ako nagaganap ng kwan. Pero ipakita ko lang ang performance ko. Kung paano tayo makapag- organize. Ha? Sabi ko nga, ito, magagalit naman yung ibang forces kasi mayabang ako. Wala akong magagawa kasi nag-iyabang ako at may katotohan naman yung pinag-iyabang ko. Yung nga sabi ko nga, yung paano i-neutralize ang enemy, insurgency NPA. Nasa doctrine, alam na natin ang doctrine ng NPA. Alam na natin yan. Lagi nating ni-lecture. Lecture lang tayo, lecture ng lecture. Pero in the real actual situation, hindi natin ginagawa. Ang daming magagaling dyan. Sa school, nagtuturo. Pero hindi man nila na-apply. Magaling sila sa theory, but in actual, kulang. Nakita ko sa school, ang daming magagaling na nagtuturo eh. Galing, daming magaling nung tutor sa school. Noong nag-advance ako eh, may nagturo eh, kasama ko eh. Senior ko ng 1 year. Regular officer. Nagturo siya ng CMO. Pero nung makita niya ako, naglaylo siya. Nakita niya ako yung janty. Kasi alam niya, yung capability niya at capability ko sa CMO. Nagsama kami kung sino ang effective CMO officer sa area. Kasi ako, mula ako na CAD, 91 March,
up to retirement 2014. January 1. Hanggang ngayon, focus pa rin ako sa CF and yung tinatawag na SOT o ngayon CSP na tinatawag. Diyan ako lumaki up to from second lieutenant to lieutenant colonel and up to now as retired colonel. Ginagawa ko pa hanggang ngayon yan. Hindi yan nawawala sa isip ko. And I took up the special forces. Yung SOT kasi at saka special forces, halos the same mission, may pinagkaiba lang konti. Siyempre yung mga rigid training, wala ang SOT. At saka yung mga warfare, wala ang SOT. But the approach to the community, iisa lang. Sabi ko nga, doon sa area clearing concept na ginawa, na lumabas siya ng 2006 to 2010, ha? 2006 to 2010, that is my concept. Alam niya ni General Parnasio, dahil siya kasama ko ng president dito. To clear everything, actually ang title ko is Total Municipal Clearing. To clear everything, ano ba to clear everything? Hindi lang yung armado. Yung armado, pabalik-balik. Naubos na nga natin yung mga MPA. Pero sumisibol pa rin eh. Dapat ang linisin natin ang community. Kailangan unang mong makuha ang kapitan. Kasi pag nakuha mo ang kapitan, simultaneously, yung community, dala niya na yan. Kasi almost, naniniwala kay kapitan. And intelligence alone, pasok ka lang sa intelligence. Lahat ng nangyayari, sabi ko, ang pinaka-chismos sa barangay is kapitan. Lahat ng nangyayari sa bawat sulok ng barangay niya, alam ni kapitan yan. Pati nga mag-asawa, hindi nagkaintindihan sa gabi, alam ni kapitan yan. So, ibig sabihin, bawat sulok ng kanyang barangay, alam niya. So, kung nakuha mong barangay captain, mayroon ka ng intelligence, effective intelligence. Ha? Siyempre, ito palo na yung CA mo. Pero the most important doon is intelligence. Di ba? Okay, pag nakuha mo kapitan, simultaneous ang baya, ang community, ang mass base, susunod yung mayor. Why mayor? Ang mayor, dalawa ang aasahan mo sa mayor. Financial at intelligence. What I mean? Financial and on legal matters. Kasi kailangan mo rin makuha ang mayor kasi baka magkamali ka doon sa area, may sasalo sa'yo yung mayor sa legal. Nakakuha ka lang certificate sa mayor na you are good in the area, sa area niya. Medyo malaking tulong na sa iyo yan. Pero the most important, yung financial. Financial logistic. Dahil may kakayaan ng mayor. Once hindi mo nakuha yan, ang mayor, hindi ka effective sa area. At mayroon rin siyang intelligence. Pero mas magandang intelligence yung barangay. Kasi bawat barangay, alam siya nakatutok. Pag intelligence, kulang. Although may bibigay ang intelligence ang mayor kasi mayroong kinikwento rin ng kapitan sa kanya. So yun ang importance ng dalawa. Yung kapitan ni mayor. Yung governor, pangkalata na yun. Walang gaano maitulong yan. Yung governor, siguro sa support lang. Pero sa in your specific mission sa armed elements, kapitan and mayor. Kaya nga total municipal clearing, i-clear mo ang munisipyo. Hindi lang yung barangay na barangay may pundo, yun lang titirahin nyo. Wala rin yun, ineffective yun. Kaya ang kinuntra ko yun eh. Nagalit pa nga sa akin si General Baladjan. Baladjan yun noon. Hindi niya inalis. Sabi ko, sir, alisin him. 30,000 per barangay. Nagkakaproblema tuloy ang mga troops kasi nag-aagawa sa pera. Hindi naman daw nakakarating sa kanila. Huh?
So ganun, mga kasama, akala ko nasa barangay ako. Ganun lang kasimple. Kailangan makuha mo yan. Kasi pag nakuha mo yan, yung armado, kung hindi mo makuha sa gera, kung wala na siya matakbuhan, katulad sa Bulacan na ginawa namin, what I mean, sa Mung Central Zone, sa panahon ni General Palparan, doon ako natuto. Pero before arrival of General Palparan, ginagawa ko na yun. Pero lalo naging effective nung dumating General Palparan. Dahil before arrival ni General Palparan, dahil nga ako ang motor doon sa SOT na yan, yung sa bagong concept na engineer ni General Baladan, ako yung nagpagawa dyan yung how to implement the area clearing concept. And ako ang evaluator sa buong Central Luzon. Iniikot ko yan buong Central Luzon. Pitong province yan, pinupunta ko ang Aurora province. Iniikot ko yung mga tropa na nagtatrabaho kung tama ba yung ginagawa nila o mali. At saka tinututukan ko, dalawa ang tinututukan ko pag ako nag-lecture. Negotiation and speaker bureau. Yan ang paborito ko. Because if you are effective negotiator and speaker bureau, ang iyong team effective in performing duties. Negotiation, kailangan yung negotiation technique, alam mo yun. Mamaster mo yun. Mag-negotiation technique, yung mga newly officers sa 7th Division from 2004 to 2006, dumaan sa akin yan. Nagkakaroon sila ng negotiation. Man-to-man ko talaga, ini-individual ko yan. Maabot kami ng alauna, alas dos, alas tres, para lang maka-weekend sila. Ha? Pag hindi marunong mag-negotiate, balik, walang weekend. Pag hindi marunong magsalita in the front of the audience, hindi rin maka-weekend. Yun ang taktika ko doon sa 7th Division noon. Kaya ang tawag nila kagad ng mga newly officer aside, na-metronize na ba kayo? Kasi ang trabahong sundalo, talagang dedication talaga. Hindi pwedeng compliance lang. Over 24 hours talaga. Yung kung po pwede nga lang, 8 hours lang yung pahinga mo eh. Trabaho uli. Okay, so much for that. At mayroon akong online meeting with the initial, actually, hindi naman akong nagabang. Ito yung initial paaro ko. Paano namin gagawin? Mag-uusap kami ngayong meeting na ito online. Thank you.